Ladies and gentlemen, the man behind Pacholochy, the voice master himself, Mr. Pacholo Vemillon Gonzalez. Hello! Hi! Hi! Magandang umaga po sa inyong lahat. Kailangan feeling natin umaga ngayon. Usually, I talk 1 o'clock or hanggang 2 o'clock. So, syempre, that's parang siesta moment. Siesta moment. Anyway, pwede ko po kayong imbitahan na tumayo lahat. Nagagawin po tayong activity before I continue. Humarap ka dyan sa katabi mo. Hanap po kayo ng partner, hanap po kayo ng partner. Ito pong activity na to, ngayon nyo lang po gagawin to. Dahil gusto ko, yung kaharap mong yan, tignan mo mabuti sa kanya. Huwag niyo ako tignan yung kaharap ko. Makinig lang kayo sa akin. Tignan mo mabuti ang kagandahan ng kanyang mata. I-appreciate mo ang ganda ng kanyang mata. Ang ganda ng kanyang ilong. Ang kanyang bibig. Ang kanyang ngiti. Ng kanyang tenga, ng kanyang buhok, huwag kayo kung may buhok man, huwag kayo natira pa. Pwede bang sabihin mo sa kanya ang pinakamagandang bagay na masasabi mo? Teka, bago kong gawin yan, magkakilala na ba kayo? Kung hindi pa kayo magkakilala, kung nakataon mo na magpagkilala sa kanya. Guys, kung sabihin mo sa kanya ang pinakamagandang salita na maaari mong sabihin sa isang tao, kahit hindi mo pa siya lubos na nakikilala. Sabihin mo sa kanya. Tapos, sabihin mo rin sa kanya ang iyong pinakatago-tagong sikreto. Hindi mo yung kilala. Pero, marami kayong sikreto. Ang gusto mo sabihin mo sa kanya, yung aspiration mo. Ito yung pangarap mo sa buhay. Sabihin mo sa kanya. Magulo mo na, marawang lang is mo sa mga kanya. Alam niyo kung bakit ko pinapagawa yan? Dahil pag wala ngayon, magiging best friend niya siya. Seryoso po ito. Magpalitan kayo ng email address at ng Facebook account. Dahil mayroon tayong activity sa bandang uli. Dahil yung katapat ng mungyan na bago mong kaibigan ang magiging goalkeeper mo. Bakit natin tinawag ng goalkeeper? Eh, dito yung mga sa football ng mga Ascals, no? Dahil mamaya, may activity tayo na siya ang magtatago ng goal mo. Because our topic for today is achieving your goals in 2012, right? And please say thank you to her. And mamaya, makikita tayo ulit. Anyway, it's the art of setting goals and personal branding. You know, my first intro, most of the time actually, I'm the only one who got a voiceover or AVP intro. That's my company. I do a lot of AVPs for different companies. So, usually, every time someone introduces me, mali-mali yung pangalan ko, Pocolo, Ponocchio, Procopio, Poncholo. So, it's better for you guys to see what I have done instead of just listening to it. Anyway, who is Pocholo Gonzalez? I'm a proud Pinoy. What, are you proud to be Pinoy? Yes. And we have American here. I saw someone. Anyway, he's from Pinoy na rin. He's in Philippines. The question is, are you proud to be yourself? Yes. Oh, talaga naman. Okay, ang saya-saya dito, no? Alam niyo yung Bibo hotdog? Yung puppet po, tsaka ano? Gusto niyo gawin ko? Like, magiging puppet po ako, gano'n. Oh, sige. Ape Bibo, bagong Bibo. Anong sikreto ng bagong Bibo? Tikman mo. Paano? Puppet ako eh. Ang sikreto ng bagong Bibo, keso! And I have done a lot, several dubbing works. You know, I'm part of Nature Garden. F5 po ako. Ano ba yung F5? Hindi po F4, ha? F5. Ako po yung father ni Sanchay sa Mitchell. Yung boses niya yung gano'n. Kinala mo ba si dubbing, sir? Ako nga pala ang tatay ni Sanchay. Yun po yung boses niya. And these are some of my character na ginawa po for EBS-EBN, GMA, kung kasamang channel po yan. And
They came a lot, I did a lot of voiceover work for movies, radio. And one of the biggest clients that I have is Sega game. Just imagine, you know, these computer games, mga arcade games. Ganun po kalupit ang mga Pinoy na pumupunta pa yung mga Japanese. Just to, you know, get the voices from Philippines. But we act like an American. Alam niyo po yung mga, round one, fight! You lose, continue. Okay. Tapos, alam niyo, Alpha, this Bravo, we're coming in! You lose. Yeah, ba, mga Pinoy po yan, karamihan dyan. Hindi niyo lang po alam. Anyway, gusto niyo ba? Good thing when there's a lot of young people here, no? You just didn't listen to radio drama. Oh, sige, gusto niyo po mag-live lang ako. Mabilis lang to, 1 minute. Okay, kunwari, gabi ng lagyo. Isang gabi. Ay, teka, radio drama to, nakatingin kayo sa akin. Tikit kayo. Para ma-imagine nyo. Isang gabi ng lagyo. Si Utoy at si Lolo Tasho ay naligaw sa kagubatan. Lolo! Pasensya na po kayo, ginabi na tayo ha. Eh, kasi naman ikaw apoy, laro ka ng laro dyan sa puno. Ay, Lolo! Medyo giniginaw po ako, tsaka madilim na. Sige po, magsisiga po ako ha. Puputunin po yung sanga ng puno. Ah, naku po, baka may nakatira dyan sa puno ay huwag mong galawin yan. Sino ang pumutol sa aking sanga? Lolo, yung puno gumalaw. Huwag kang mag-alala po, hindi mo ba alam? Ako si Kapitan Kangkong! Kapitan Kangkong! Humanda ka sa akin puno, itong pangis sa'yo! Yeah! Oh! Ayan, patay na siya. Oh, that's fine. Patas na po. Anyway, di ba sabi lang, if you fail to plan, you plan to fail. It's, for me, it's wrong. Dapat, incomplete masyado yung statement na yun. Dapat, if you fail to create your goal first, even if you plan, you will fail. Wala ka namang goal, anong pinaplan mo? It's just like driving without destination. You just drive. So wala kang pupuntahan. Wala ka na, maubusan ang gasolina, hindi mo pa narating yung pupuntahan mo. Alright. And according to Merriam-Webster, a goal is the end towards which effort is directed. Goals are dreams, and once except a goal is more specific. Mamaya pa magkakaroon tayo ng activity. Yan. Alright, types of goals. Usually, laging tanong sa atin, di ba kayo po mga HR? Kayo pag nag-interview kayo. How do you see yourself in 5 years? Well, long-term goals, 10, 5, or 1 year. Long-term na pala yung 1 year. Akala natin, long-term is 10 or 5. Pero 1 year is very long na. Ngayon po, it's just like technology. You know, every day na, hindi na every week. You know, I'm subscribed to this online, parang online news about technology, yung CNET. Grabe po, nagugulat din kami. Parang, wow, what's happening to this world? So, kailangan po, lagi din tayo updated. And there's short-term goals for the next 9, 6 months, and 3 months. And the immediate goal. Sinabi yung immediate, bukas na yan, or hanggang 30 days. Time is life. To waste your time is to waste your life. To manage your time is to manage your life, according to Alan Lacaine. Okay, how to set goals. Learning how to set goals is as important as knowing what the goal should contain. What's important to remember about setting goals is the correct frame. Alright? So, what do you mean by frame of mind? Each letter in the word frame illustrates the following. Sige po, co-contest tayo. Ano po yung ibig sabihin ng F sa frame? Ha? F. Focus? Yan po, sige. Oh, it's nice. Huh? I'm happy you're participating now. And it's F also. Ano ba? Fun? Purpose? Purpose? You should have a purpose in life?
any future. Kailan po ito yung frame of mind, ha? Ibig sabihin yung mindset mo, kung ano dapat na pag-iisip mo to create or set a goal. Dream your wildest dreams and make sure that your goals match your values. Ang dami pong mga nagfa-fantasize, but sometimes the values is different from what they're doing. Yung next art, reality. Or fantasies can be reality. Alam niyo po nung bata ako, why I became a voice artist? Because I fantasize that one day, I will listen to my voice sa radio. That's, yun lang po pangarap ko, marinig ko ang boses ko sa radio. Hindi ko alam na ako pala ang magiging voice master ng Pilipinas. I just fantasize because we don't have a TV sa probinsya namin, sa province. Sabi ko sana para marinig ko ang boses ko. Saya na ako. Gulat na lang nanay ko, nakikinig niya sa akin. Ngayon, makinig ka sa radio ko. Ayun. Gabi na lang yung pinanong. A is for aim. Define your goal by striking a balance between fantasy and reality. Set a high but realistic goal. Ang dami pong mga nag-aim, nag-fantasize na parang imposible yata. Gusto mo maging model, ang height mo, 4'9". O diba? Ibang usapan na yun. Model ng ano? Ng alipunga. Ang ganda ng alipunga. Diba? No. Hola, maglalaba ka. M! What is M? Move. Ano pa po? Ha? Make. Ano pa? Motivation. Very good. Method. Wala niya sa'yo. Shit! Tama po. Method po. Method. Be truthful to yourself by narrowing your choices or goals to the ones you really intend to accomplish. Kailangan, kumbaga sa ano, yung gagawin mo, kailangan realistic yan at kaya mong gawin. Alam nyo, sa akin ko na, i-relate ko na lang. Napaka-imposible po nung pangarap ko before. Kasi actually, voice acting is second to show business. No? And I tried this idea na to become one of them, yung mga artista. Nagpila po ako, parang TV yan. Ang TV pa nung araw. Nakapasa po ako, first, second, third. Ayun, sa huli, imbes na maging ang TV, naging ang radyo. Kasi I don't see myself doing, acting on TV if my voice is the only acting. You understand? Kasi mga ate po, mataas sa akin, itong paris niyo! Sabi naman, parang pang-radio ka. Oh. Anyway, actually, that's really what I really want, to become a voice artist. And E is for? Huh? Execute? What else? Evaluation. You know, yung problem natin mga tao, we don't really evaluate kung ano meron tayo. We dream so much, but, teka, ito bang mga to, kumbaga sa pagkain, ito bang mga rikadong to makakabuo ng isang chop suey? Isang rikado lang po ang kulang dyan, hindi na po yan chop suey. Or, sinigang, for example. We should have a perfect element po para makuha natin ng isang bagay. Alright. Mm-hmm. Five qualities of effective goals. Smart. Yeah. Alam ni Sir Sanya, dinaan rin Sir Sanya. Diba? Sobra. Alam niyo sa China, I stayed in China for a month. Pagpunta mo naman, negosyante ka, may pera ka, mag-band ka lang, sa isang araw may negosyo ka na. Ganun po kabilis. Ganun din sa Singapore. Tapos, ang kagandahan doon, in 2 years, hindi mo kaya magbayad kagad ng tax kasi syempre gagastos ka eh. Eh dito, hindi ka pa nagsisimula, lugi ka na. Kung ano ng tax na hilingi sa'yo, ang pinakamalupit dito yung mga occupancy permit. Eh bahay mo nga sisimulan eh. Paano magkakaroon ng occupancy permit sa isang bahay? And they allow it sa ibang bansa. And I think kailangan reviewin ng gobyerno natin yung sistema kanya. And the good thing now, when I created my new companies, I have people to do it for me. Kasi I started my company when I was 23 years old.
What would you expect with a 23 years old guy who is an artist, not even know what his business is? Yun lang, kagandahan, naiintindihan ko siya along the way. And, you know, and I'm happy that I created a new company called Speech Call Center. We teach people how to public speak, some communications, just like speech power. But eventually it's different kasi we use technology to do it. And the last word, tea? Taibong? Abang. Ano ba sa atin? Medyo iba po yung ano na, yung sa akin kasi ang para sa akin kailangan andyan, nahawakan mo. Meaning concrete and not vague. Dapat hindi magulo. Kasi ako po very specific ako sa lahat ng ginagawa ko sa buhay. And, you know, itong mga to, pwede niyong i-incorporate sa personal branding. But, you know, that makes me realize that I can create my own world. Why should I enter your world if I can create my own? That's why I created my own company, Creative Voices. And you know, our industry is one of the closed, as in saradong industry in this country. Because most of the time, most of the people are, alam niyo po yung KKK system? Mag-anak, kakilala, kaibigan, tropa. And you will be surprised na you're hearing the same old voices on air and hearing the same old voices on TV. And when I created my own company, because my goal is to help young people enter this kind of industry and to realize that voice acting is really an art form. Most of the people in our industry are voice talents. They do voiceover work for money, for their bread and butter, and that's bad for me. You know, kaya nga nagiging parang sila-sila na lang, ayaw nilang share it sa iba. And because of my company, I open doors to a lot of dubbers, voice artists, DJs. So I'm happy na so far we have created, mga graduates pala namin is like 500 na, and yung mga naging voiceover artists na, or nag-dub, mga 200 na po yan. And that's why a lot of people there really don't like me and hate me. Because I'm creating change. You know, if you create change, you create enemies also. It's so hard. But then again, sabi ko, whatever they say, I know that I help these people enter this kind of industry. And I created an opportunity and a venue for them to show their talents and skills. And I believe all of us has that may personal talents and skills tayo that we can share to other people, even in your own company. Huwag po kayo mahiya. Alam niyo po, sa totoo lang, marami pong talentadong Pinoy na nahihiya eh. You just have to go out and perform. You know, if you want to know and learn more about personal branding, actually ito po yung expertise ko talaga, the personal branding side. I just want to share this motto of mine na lagi kong ginagamit. The greatest ability in this world is availability. Kahit ano pong galing nyo, kahit anong talino nyo, kahit ikaw na, pinakamaganda, pinakalahat na, ikaw na, di ba? Pero kung wala ka po doon sa sitwasyon na yun, useless po yan. Present is now. So that's the greatest gift that you have, you will have. Yung present na yan. Okay? And ito po, since bata ko, yung mga slam book sinusulat. What's your motto? Yan na po ang motto ko. Just believe in yourself, then you can do everything. Wala po kayo ibang kakabili kundi sarili nyo. Kung ano man po yung plano ninyo, gawin nyo na po yan. Ayan na po magsisipa ng araw na hindi mo ginawa ang gusto mong gawin sa buhay mo. Anyway, sana po maging Facebook friends tayo. Hanapin nyo na po ako sa Facebook. Ayan. Huwag nyo na pong pansin yung Twitter. Wala na rin pong friends card yan. Anyway, yun lang po. Maraming salamat ang office ko po pala sa Makati. Okay, thank you very much. Mabuhay po kayo at God bless you all. Alright, so sir, we would like to present you a certificate of appreciation. Sir Pocholo, by WSPH Training and Consulting from HR Philippines. Maraming salamat po. And, thank you. Thank you.
kunin